Ang munting aral mula sa apat na batas ng aklat na ito. Ipinakilala ko ang apat na hakbang na paggawa para sa pag-uugali ng tao. Cue, craving, response, at reward. Ang balangkas na ito ay hindi lamang nagtuturo sa atin kung paano lumikha ng mga bagong gawi, kundi nagpapakita rin ng ilang kawili-wiling mga pananaw tungkol sa pag-uugali ng tao. Bahagi ng problema, isa, cue, dalawa, craving, bahagi ng solusyon, tatlo, response, apat, reward. Sa seksyong ito, nagcompile ako ng ilang mga aralin at ilang piraso ng common sense na kinumpirma ng mga paggawa. Ang layunin ng mga halimbawang ito ay linawin kung gaano kapaki-pakinabang at kalawak ang balangkas na ito kapag naglalarawan ng pag-uugali ng tao. Kapag naunawaan mo na ang halimbawa, makikita mo ang mga halimbawa nito kahit saan. Nauuna ang kamalayan bago ang pagnanais. Nabubuo ang panunabik kapag nagtalaga ka ng kahulugan sa isang pahiwatig. Ang iyong utak ay bumubuo ng isang emosyon o pakiramdam upang ilarawan ang iyong kasalukuyang sitwasyon at nangangahulugan nito na ang isang labis na panunabik ay maaari lamang mangyari pagkatapos mong mapansin ang isang pagkakataon. Ang kaligayahan ay simpleng kawalan ng pagnanais. Kapag naobserbahan mo ang isang pahiwatig, ngunit ayaw mong baguhin ang iyong estado, kontento ka na sa kasalukuyang sitwasyon. Ang kaligayahan ay hindi tungkol sa paggamit ng kasiyahan, kundi tungkol sa kawalan ng pagnanais. Dumarating ito kapag wala kang gana at iba ang pakiramdam. Ang kaligayahan ay ang estado na pinasok mo kapag hindi mo na gustong baguhin ang iyong estado. Gayunpaman, ang kaligayahan ay panandalian dahil ang isang bagong pagnanasa ay laging dumarating. Tulad ng sinabi ni Cade Budris, ang kaligayahan ay ang puwang sa pagitan ng isang pagnanais na natutupad at isang bagong pagnanasa na bumubuo. Gayun din ang pagdurusa ay ang puwang sa pagitan ng paghahangad, ng pagbabago sa estado at pagkuha nito. Ang ideya ng kasiyahan ang ating hinahabol. Hinahanap natin ang imahe ng kasiyahan na nabuo natin sa ating isipan. Sa oras ng pagkilos, hindi natin alam kung ano ang magiging hitsura upang makamit ang imaheng iyon o kahit na tayo ay masiyahan. Ang pakiramdam ng kasiyahan ay darating lamang pagkatapos. Ito ang ibig sabihin ng Austrian neurologist na si Viktor Frankl nang sabihin niya na ang kaligayahan ay hindi maaaring ituloy, dapat itong sumunod. Ang pagnanasa ay hinahabol. Ang kasiyahan ay nagmumula sa pagkilos. Ang kapayapaan ay nangyayari kapag hindi mo ginawang problema ang iyong mga obserbasyon. Ang unang hakbang sa anumang pag-uugali ay pagmamasid. May napansin kang cue, kaunting impormasyon, isang kaganapan. Kung hindi mo nais na kumilos ayon sa iyong naobserbahan, kung gayon ikaw ay nasa kapayapaan. Ang pagnanasa ay tungkol sa pagnanais na ayusin ang lahat. Ang pagmamasid ng walang labis na pananabik ay ang pagsasakatuparan na hindi mo kailangang ayusin ang anuman. Hindi tumatakbo ang iyong mga hangarin. Hindi ka naghahangad ng pagbabago sa iyong estado. Ang iyong isip ay hindi bumubuo ng isang problema para sa iyo upang malutas. Nagmamasid ka lang at umiiral. Sa sapat na laki kung bakit mo malalampasan kahit paano. Si Friedrich Nietzsche, ang pilosopo at makata ng Aleman, ay kilalang sumulat, siya na may dahilan para mabuhay, ay kayang tiisin ang kahit anong paraan. Ang pariralang ito ay nagtataglay ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa pag-uugali ng tao. Kung ang iyong motibasyon at pagnanais ay malaki, kikilos ka kahit na ito ay medyo mahirap. Ang matinding pananabik ay maaaring magpalakas ng mahusay na pagkilos kahit na mahirap. Ang pagiging mausisa ay mas mabuti kaysa sa pagiging matalino. Ang pagiging motivated at mausisa ay higit pa sa pagiging matalino dahil humahantong ito sa pagkilos. Ang pagiging matalino ay hindi kailanman maghahatid ng mga resulta ng mag-isa dahil hindi ka nito nagagawa na kumilos. Ito ay pagnanais, hindi katalinuhan, ang nag-uudyok sa pag-uugali. Tulad ng sinabi ni Naval Revacon, ang paglinlang sa paggawa ng anuman ay unang paglinang ng pagnanais para dito. Ang mga emosyon ay nagtutulak sa pag-uugali.
Ang bawat desisyon ay isang emosyonal na desisyon sa ilang antas. Anuman ang iyong lohikal na mga dahilan para sa paggawa ng aksyon, napipilitan ka lamang na kumilos sa mga ito dahil sa emosyon. Sa katunayan, ang mga taong may pinsala sa mga emosyonal na sentro ng utak ay maaaring maglista ng maraming dahilan para kumilos, ngunit hindi pa rin kikilos dahil wala silang emosyon na magtutulak sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit nauuna ang pananabik bago ang pagtugon. Nauuna ang pakiramdam at pagkatapos ay ang pag-uugali. Maaari lamang tayong maging makatuwiran at lohikal pagkatapos nating maging emosyonal. Ang pangunahing paraan ng utak ay pakiramdam, ang pangalawang mode ay mag-isip. Ang aming unang tugon, ang mabilis, walang malay na bahagi ng utak, ay na-optimize para sa pakiramdam at pag-asa. Ang ating pangalawang tugon, ang mabagal, may kamalayan na bahagi ng utak, ay ang bahaging gumagawa ng pag-iisip. Tinutukoy ito ng mga psychologists bilang unang sistema, mga damdamin at mabilis na paghuhusga, kumpara sa ikalawang sistema, na makatuwirang pagsusuri. Nauuna ang pakiramdam, unang sistema, ang rasyonalidad ay namamagitan lamang sa ibang pagkakataon, ikalawang sistema, ito ay mahusay na gumagana kapag ang dalawa ay nakahanay, ngunit ito ay nagre-resulta sa hindi makatuwiran at emosyonal na pag-iisip. Ang iyong tugon ay may posibilidad na sundin ang iyong mga damdamin. Ang ating mga iniisip at kilos ay nakaugat sa kung ano ang nakikita nating kaakit-akit, hindi kinakailangan sa kung ano ang lohikal. Maaaring mapansin ng dalawang tao ang parehong hanay ng mga katotohanan at ibang-iba ang pagtugon, dahil pinapatakbo nila ang mga katotohanang iyon sa pamamagitan ng kanilang natatanging emosyonal na pagsala. Ito ay isang dahilan kung bakit ang pag-akit sa damdamin ay karaniwang mas malakas kaysa sa pag-akit sa pangangatuwiran. Kung ang isang paksa ay nagpaparamdam sa isang tao na maging emosyonal, bihira silang maging interesado sa data. Ito ang dahilan kung bakit ang mga emosyon ay maaaring maging isang banta sa matalinong paggawa ng desisyon. Gumawa ng isa pang paraan, karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang makatwirang tugon ay ang isa na nakikinabang sa kanila, ang isa na nagbibigay kasiyahan sa kanilang mga hangarin. Upang lapitan ang isang sitwasyon mula sa isang mas neutral na emosyonal na posisyon, ay nagbibigay daan sa iyo na ibase ang iyong tugon sa data kaysa sa emosyon. Ang pagdurusa ay nagtutulak ng pag-unlad. Ang pinagmulan ng lahat ng pagdurusa ay ang pagnanais para sa pagbabago sa estado. Ito rin ang pinagmulan ng lahat ng pag-unlad. Ang pagnanais na baguhin ang iyong estado ang siyang nagpapalakas sa iyo na kumilos. Ang pagnanais ng higit pa ang nagtutulak sa sangkatauhan na maghanap ng mga pagpapabuti, bumuo ng mga bagong teknolohiya, at maabot ang mas mataas na antas. Sa pananabik, tayo ay hindi nasisiyahan ngunit hinihimo. Kung walang pananabik, tayo ay nasisiyahan ngunit kulang sa ambisyon. Ang iyong mga aksyon ay nagpapakita kung gaano mo kagusto ang isang bagay. Kung patuloy mong sinasabi ang isang bagay na isang prioridad, ngunit hindi mo ito gagawin kung gayon hindi mo ito gusto. Panahon na para magkaroon ng tapat na pakikipag-usap sa iyong sarili. Ang iyong mga aksyon ay nagpapakita ng iyong tunay na motibasyon. Ang gantimpala ay nasa kabilang panig ng sakripisyo. Ang tugon, sakripisyo ng enerhiya, ay palaging nauuna sa gantimpala, ang koleksyon ng mga mapagkukunan. Ang runner's high ay dumarating lamang pagkatapos ng hard run. Dumarating lamang ang gantimpala pagkatapos na maubos ang enerhiya. Ang pagpipigil sa sarili ay mahirap dahil hindi ito kanais-nais. Ang gantimpala ay isang resulta na nakakatugon sa iyong pananabik. Ginagawa nitong hindi epektibo ang pagpipigil sa sarili dahil ang pagsugpo sa ating mga pagnanais ay hindi kadalasang nalulutas ang mga ito. Ang paglaban sa tukso ay hindi nakakatugon sa iyong pananabik, binabaliwala lang ito. Ito ay lumilikha ng puwang para sa pagnanais upang pumasa. Ang pagpipigil sa sarili ay nangangailangan sa iyo na ilabas ang isang pagnanais sa halip na maziyahan dito. Tinutukoy ng ating mga inaasahan ang ating kasiyahan. Ang agwat sa pagitan ng ating pagnanais at ng ating mga gantimpala
ay tumutukoy kung gaano ang kasiyahan ang ating nararamdaman pagkatapos kumilos. Kung ang hindi pagkakatugma sa pagitan ng mga inaasahan at mga resulta ay positibo, sorpresa at tuwa, mas malamang na ulitin natin ang isang gawi sa hinaharap. Kung ang hindi pagkakatugma ay negatibo, kabiguan at pagkabigo, kung gayon mas malamang na gawin natin ito. Halimbawa, kung inaasahan mong makakuha ng $10 at makakuha ng $100, maganda ang pakiramdam mo. Kung inaasahan mong makakuha ng $100 at makakuha ng $10, madidismaya ka. Binabago ng iyong inaasahan ang iyong kasiyahan. Ang isang karaniwang karanasan na nauna sa mataas na mga inaasahan ay isang pagkabigo. Ang isang karaniwang karanasan na nauuna sa mababang mga inaasahan ay isang kasiyahan. Kapag halos pareho ang kagustuhan at pagnanais, masisiyahan ka. Satisfaction equals liking minus wanting. Ito ang karunungan sa likod ng sikat na quote ni Seneca, ang pagiging mahirap ay hindi pagkakaroon ng masyadong kaunti, ito ay pagnanais ng higit pa. Kung ang iyong mga pagnanais ay higit pa sa iyong mga kagustuhan, palagi kang hindi nasisiyahan. Lagi mong binibigyang timbang ang problema kaysa sa solusyon. Relatibo ang kaligayahan. Noong una kong sinimulan ang pagbabahagi ng aking pagsusulat sa publiko, inabot ako ng 3 buwan upang makakuha ng 1,000 subscriber. Nang maabot ko ang milestone na iyon, sinabi ko sa aking mga magulang at kasintahan. Nagdiwang kami, nakaramdam ako ng excitement at motivated. Pagkalipas ng ilang taon, napagtanto ko na 1,000 tao ang nagsa-sign up bawat araw. At gayunpaman, hindi ko naisip na sabihin kahit kanino. Normal ang pakiramdam. Nakakakuha ako ng mga resulta ng 90 beses, na mas mabilis kaysa dati ngunit nakakaranas ng kaunting kasiyahan dito. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, ay napagtanto ko kung gaanong kalokohan, na hindi ako nagdiwang ng isang bagay na tila isang panaginip lamang ng ilang taon. Ang sakit ng pagkabigo ay nauugnay sa taas ng inaasahan. Kapag mataas ang pagnanais, masakit na hindi gusto ang kinalabasan. Ang pagkabigong makamit ang isang bagay na gusto mo, ay mas masakit kaysa sa pagkabigong makamit ang isang bagay na hindi mo masyadong naisip noong una. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na ayokong umasa. Dumarating ang mga damdamin bago at pagkatapos ng pag-uugali. Bago kumilos, may pakiramdam na nag-uudyok sa iyo na kumilos ang pagnanais. Pagkatapos kumilos, may pakiramdam na nagtuturo sa iyo na ulitin ang aksyon sa hinaharap para sa gantimpala. Cue, craving, pakiramdam. Response, reward, pakiramdam. Ang nararamdaman natin ay nakaka-impluwensya sa kung paano tayo kumilos at kung paano tayo kumikilos ay nakaka-impluwensya sa ating nararamdaman. Nagsisimula ang pagnanais. Ang kasiyahan ay nagpapanatili. Ang pagnanais at pagkagusto ay ang dalawang nagmamaneho ng pag-uugali. Kung hindi ito kanais-nais, wala kang dahilan para gawin ito. Ang pagnanais at pagnanasa ay kung ano ang nagpapasimula ng isang pag-uugali. Ngunit kung hindi ito kanais-nais, wala kang dahilan upang ulitin ito. Ang kagalakan at kasiyahan ay ang nagpapanatili ng isang pag-uugali. Ang pagiging motivated ay nagdudulot sa iyo na kumilos. Ang pakiramdam na matagumpay ay nagdudulot sa iyo na ulitin. Ang pag-asa ay humihina sa karanasan at napalitan ng pagtanggap. Sa unang pagkakataon na lumitaw ang isang pagkakataon, may pag-asa kung ano ang maaaring mangyari. Ang iyong inaasahan o cravings ay batay lamang sa pangako. Sa pangalawang pagkakataon, ang iyong inaasahan ay batay sa katotohanan. Magsisimula kang maunawaan kung paano gumagana ang proseso, at ang iyong pag-asa ay unti-unting ipinagpapalit para sa isang mas tumpak na hula at pagtanggap sa posibleng resulta. Ito ay isang dahilan kung bakit patuloy kaming nakakaunawa para sa pinakabagong pamamaraan ng mabilisang pagyaman o pagbabawas ng timbang. Ang mga bagong plano ay nag-aalok ng pag-asa dahil wala kaming anumang mga karanasan upang pagkatiwalaan ang aming mga inaasahan. Ang mga bagong estratehiya ay tila mas nakakaakit kaysa sa mga luma, dahil maaari silang magkaroon ng walang hangganang pag-asa.
Gaya ng sinabi ni Aristotle, ang kabataan ay madaling malinlang dahil mabilis itong umasa. Marahil ito ay maaaring baguhin na, ang kabataan ay madaling malinlang dahil umaasa lamang. Walang karanasan upang maging dahilan ng pag-asa. Sa simula, pag-asa lang ang mayroon ka. Paano i-apply ang mga ideyang ito sa negosyo? Sa paglipas ng mga taon, nagsalita ako sa Fortune 500 na kumpanya, at lumalaking mga startup tungkol sa kung paano ilapat ang agham ng maliliit na gawi upang magpatakbo ng mas epektibong mga negosyo at bumuo ng mas mahuhusay na produkto. Pinagsama-sama ko ang marami sa mga pinaka-praktikal na diskarte sa isang maikling bonus na kabanata. Sa tingin ko ay makikita mo itong isang hindi kapani-pani walang kapaki-pakinabang na karagdagan sa mga pangunahing ideya na binanggit sa Atomic Habits. Paano i-apply ang mga ideyang ito sa pagiging magulang? Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga mambabasa ay isang bagay sa linya na, paano ko mapapasunod ang aking mga anak sa bagay na ito? Ang mga ideya sa Atomic Habits ay nilayo na magamit ng malawak sa lahat ng gawin ng tao, ang mga kabataan ay tao rin, na nangangahulugang dapat kang makakita ng maraming kapaki-pakinabang na diskarte sa pangunahing teksto. Iyon ay sinabi, ang pagiging magulang ay nahaharap sa sarili nitong hanay ng mga hamon. Bilang bonus na kabanata, naglagay ako ng maikling gabay sa kung paano ilapat ang mga ideyang ito partikular sa pagiging magulang. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.